Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mabilis na makabighani ang isang ngiti dahil madalas na ito ang una nating napapansin sa tao na bago pa lang natin nakikilala. Pero hindi lahat ng taong nakikita nating nakangiti ay masaya. Dahil kadalasan ang lungkot ay kayang ikuble ng isang matamis na ngiti sa ating mga labi. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Angelica. Isang babae na nagbago ang pananaw mula nang pumanaw ang kanyang ama. Naging dahilan yon para saglit siyang maligaw ng landas. Hanggang sa makilala niya ang binatang si Edsel na magpapabago sa kanyang buhay. Ang binatang nagbigay ng magandang ngiti at naging dahilan para siya ay kaagad na mabighani. Pero hanggang saan siya dadalhin ng pagmamahal na nararamdaman niya para kay Edsel? Hanggang kailan susuklian ni Edsel ang pagmamahal na ibinibigay niya? Hanggang kailan sila tatagal sa isang relasyon na biglaan at walang paghahanda? At hanggang kailan nila mamahalin ang isa't isa? Gusto mo na bang malaman kung ano nga ba ang mga pagsubok na pinagdaanan ni Angelica? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ba ay nahulog na rin ang loob mo sa isang tao dahil sa kanyang magandang ngiti? Napigilan mo ba ang puso mo o mas lalo mo siyang minahal sa paglipas ng panahon? Si Angelica kaya, anong desisyon ang pinili niya nang malaman niyang mali ang pagkakakilala niya sa lalaking kaagad niyang minahal? Naging masaya kaya siya sa bandang huli? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, may mga oras na hindi natin maamin sa ibang tao na hindi talaga tayo okay. Pilit nating tinatago ang totoong nararamdaman natin. Kaya sa huli ay nahihirapan tayong ipakita sa kanila kung ano talaga ang personality natin talaga. Dahil nasanay na lang tayong nagpapanggap at pilit na tinatago ang totoong nararamdaman natin. Magandang araw sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Just call me Angelica. Hindi ko tunay na pangalan. 29 years old at nagtatrabaho dito sa Laguna. Matagal na ako nakikinig sa inyong programang Barangay Love Stories. At dahil matagal ko nang tinatago ang problemang ito, kayo ang naisip kong sulatan para kwentuhan ng buhay ko. Kaya marami akong detalye sa sulat na ito na sadyang binago para maitago na rin ang pagkakakilanlan ko. Papa Dudut, solong anak lamang ako ng mga magulang ko at masasabi ko na lumaki ako sa isang masaya at mapagmahal na pamilya. Ako rin ang unang apo ng mga magulang nina Daddy at Mommy. Dahilan para ibigay at iparamdam nila sa akin ang labis na pag-aalaga at pagmamahal. Kaya naman sinuklian ko yon ng bagay na alam ko ang pag-aaral ng mabuti para makita nilang lahat ng sakripisyo nila para sa akin ay nagbubunga ng maganda. Kaya lang nagbago ang lahat mula nang mamatay ang Daddy ko o Papa Dudut. Susi ko dito sa doorknob. Sure naman ako bahay namin to.
Kakainis ah. Ay, kabayo! Mami! Sabi na nga ba't ikaw yung pilit na nagbubukas ng pinto eh? Ayaw po kasing pumasok ng susi ko sa doorknob eh. Kaya hindi ko mabuksan tong pinto. Paano mo naman mabubuksan ang pinto kung ibang susi ang hawak mo? Ay putik, susi pala ng kwarto ko to. Halika na, isara mo yung pinto pagpasok mo. Sige po, Mami. Mami, sorry kung ngayon lang po ako naka-uwi ah. Kasi ano po, may tinapos po kaming research paper ni Olive. Hanggang alas dos ng madaling araw? Opo, kasi medyo mahirap po yung topic ng research paper namin eh. May kinalaman ba sa alak yung topic nyo? Po? Tinatanong kita kung may kinalaman ba sa alak ang topic ng research paper ninyo. Wala po. Wala naman pala. Bakit amoy alak ka? O ngayon hindi ka makasagot. Kasi nagsisinungaling ka na naman sa akin. Bakit kasi hindi mo nalang sabihin na galing ka sa gimikan at hindi sa pag-aasikaso ng research paper na yan? Oh, hindi ka pa rin magsasalita? Alam ko na ilang beses nang nangyayari to, Angelica. Nauuwi ka ng madaling araw habang malalim na ang tulog ko. Hindi lang kita kinakausap dahil palagi akong pagod sa trabaho ko. At alam ko rin na kapag kinausap kita, hahaba na naman ang diskusyon na kagaya nito. Sorry po, pero hindi ko naman po pinapabayaan ang pag-aaral ko. Aba, dapat lang! Kasi ako na lang ang nagtatrabaho sa bahay na to. Ako na lang ang gumagawa ng paraan para mabigay ang pangangailangan mo. Alam ko naman po yun. Kung alam mo yun, sana hindi mo ako masyadong binibigyan ng sakit ng ulo. Hindi ka umuwi ng madaling araw at amoy alak kagaya ngayon. Hindi ko naman po ito palaging ginagawa. Hindi nga palagi, pero madalas. May mga kapitbahay tayong nagsasabi sa akin na nakikita kanilang nakatambay sa resto bar kasama ng ibang kaibigan mo. Mami, hindi po yun madalas. Paminsan-minsan lang po talaga kapag maagang natatapos ang klase namin. Pero hindi pa rin tama na tumatambay kayo ron at nagpapaabot ng madaling araw. Alam mo, kapag nagkaroon ako ng oras, pupunta talaga ako dun sa resto bar na yon. Bakit nyo naman po gagawin yun? Pagsasabihan ko sila na hindi sila dapat tumatanggap ng mga customer na college student. Pero 18 years old na po ako, hindi na po ako bata para hindi nila papasukin doon. Kahit na! Estudyante ka pa rin! Kaya hindi ka dapat tumatambay sa ganung lugar! Basta, iwasan mo na ang pag-gimmick pati na mga kaibigan mong sulsol. Ayoko masira ang pag-aaral mo. At lalong ayokong masayang lahat ng pinagpaguran ko dahil lalaki ka lang na patapon ang buhay mo! Papadudot, masasabi ko na matalino akong bata noon. Graduate ako ng salutatorya noong elementary at valedictorya noong high school. Kaya nga tuwang-tuwa sa akin ang mga magulang ko. Palagi nilang sinasabi na malayo ang mararating ko dahil sa katalinuhan ko. Marami rin silang pangarap at plano para sa akin. Nakikita na raw nila na magiging isa kong mahusay na abogado. Bata pa lang kasi ako, ayun na rin talaga ang pangarap ko. Ang taas kasi ng tingin ko sa mga abogado na napapanood ko sa mga teleserye. May mga kamag-anak din ako na ganon ang propesyon, kaya naman gusto ko talaga na sumunod din sa yapak nila. Pero nagbago ang lahat noong mamatay si Daddy noong first year college pa lamang ako. Unang taong ko sa kolehiyo kung saan ay excited na akong tuparin ang pangarap naming lahat. Daddy's girl kasi talaga ako, kaya nahirapan ako mag-move on sa pagkawala niya. Ang pakiramdam ko noon ay parang wala nang dahilan para ayusin ko pa ang pag-aaral ko. Oo, nandyan pa rin si Mami para sa akin, pero iba pa rin kapag si Daddy ang nakakakita ng mga achievement ko. Iba yung pakiramdam kapag nakikita ko siya na masaya sa bawat tagumpay na naaabot ko. Bagay na kahit kailan, alam kong hindi na mangyayari pa, Papa Dudut. Angelica! Angelica! Po, Mami. Gumising ka dyan at pag-uusap tayo. Mami, maaga pa. Mataas na ang sikat ng araw, kaya huwag ka nang magreklamo na maaga pa para gisingin kita.
Pero wala naman po akong pasok sa school ngayon. Alam ko, pero kailangan nating mag-usap kaya bumangon ka na dyan. Kung hindi, hihilahin kita palabas ng kwarto para magising ka. Angelica! Sabi nang bumangon ka na dyan! Aray, Mami! Bakit nyo naman po ako hinampas sa braso? Kailangan mo na nga kasing bumangon! Bingi ka ba? Di ba sabi ko mag-uusap tayo? Angelica, sinasabi ko sa'yo, kapag hindi ka pa bumangon dyan, makakatikim ka na talaga sa akin! Ito na nga po, Mami. Babangon na. Ano po ba yung kailangan natin pag-usapan? Ito mga class card mo. Saan niyo po nakuha yan? Sa bag mo na nandun sa may sofa. Saka bakit parang gulat na gulat ka? Huwag mong sabihin na wala kang balak na ipaalam sa akin ang tungkol sa dalawang subject mo na incomplete at isang singko. Hindi naman po sa ganun, Mami. Eh ano pala? Kailan mo balak sabihin sa akin na may tatlong subject ka na naman na uulitin sa susunod na semester? Mamaya po sana. Mamaya? Talaga? O wala ka talagang balak sabihin sa akin ang tungkol dito? Ay! Angelica! Magdadalawang taon ka na sa third year! Yung ibang kabatch mo nung high school nagtatrabaho na! Samantalang ikaw, nakadalawang palit ka na ng course! Tapos hindi ka pa makaalis sa third year! Mami, hindi ko naman po gustong bumagsak sa mga subject ko eh. Kung inaayos mo talaga ang pag-aaral mo, hindi ka magkakaroon ng mga ganitong bagsak na grades. Hindi ko naman po kasalanan kung hindi talaga kaya ng utak ko. Ayaw mo lang talagang ayusin ang pag-aaral mo! Bakit pa hindi ka gumayas sa mga pinsan mo na palaging nangunguna sa mga klase nila? Yung ibang pinsan mo na kaidaran mo, may maayos ng trabaho tapos ikaw? Ayan! Kailangan na naman balikan ang mga subject na hindi mo maipasa-pasa! Iba po kasi ako sa kanila, Mami. Huwag niyo po sana akong ikumpara sa kanila. Parehas lang kayo nag-aaral kaya dapat kaya mo ring marating kung ano ang narating ng mga pinsan mo. Pero hindi naman po sila kagaya ko na nawalan bigla ng tatay. Ay, Angelica, ilang taon na nating hindi kasama ang daddy mo. Akala ko kahit paano, natanggap mo na nawala na siya. Hindi naman po yung madaling gawin, Mami. Pero okay lang naman po ako. Pasensya na po talaga kung pati pag-aaral ko naapektuhan na. Pero mapawi po ako. Gagawin ko po lahat para matapos ang college. Kagaya ng pangako ko sa inyo noon ni Daddy. Papa Dudut, hindi ko naman talaga gusto na palaging magalit o mainis sa akin si Mami. Ayoko nang sinesermonan niya ako o pinapagalitan. At ang pinakaayoko sa lahat, yung kinukumpara niya ako sa mga pinsan ko. Oo, alam ko na may kasalanan din naman ako kung bakit nagagawa o nasasabi ni Mami yung mga yon. Alam ko na may mali ako pero yung mali na yon, hindi ko mapigilan na gawin. Lalo na't yon ang alam ko na paraan para kahit papaano ay makalimutan ko ang kirot na nararamdaman ko dahil sa pagkawala ni Daddy. Kahit mahigit isang taon nang wala si Daddy noon dahil sa lung cancer, hindi ko pa rin kaagad natanggap yon. Palagi ko pa rin siyang nami-miss at hinahanap-hanap. Palagi pa rin akong umiiyak sa gabi at ipinagdarasal na sana'y bumalik na ulit siya sa amin. Sana'y makasama na ulit namin siya. Kahit sinabi ni Mami na pwede ko siyang iyakan at sandalan sa mga oras na nabibigatan na ako sa dinadala ko sa dibdib ko. Hindi rin pala ganong kadaling gawin yon, Papa Dudut. Lalo na at alam ko na mag-isa na lamang si Mami na bumubuhay sa akin at nagtatrabaho para mapagtapos ako ng pag-aaral. Para sa akin ay ayoko nang maging pabigat sa kanya. Pero ang pag-gimik at ang paglunod sa sarili ko sa alak, ang tanging alam kong paraan para saglit akong makatakas mula sa malungkot na pangyayari sa buhay ko, Papa Dudut. Papa Dudut, sinubukan ko namang ibalik yung dating ako na masipag mag-aral at hindi mahilig gumimik. Pero parang nawala na talaga ang gana ko na ayusin ang buhay ko.
Sa kabila ng mga panenermon sa akin ni Mami ay nagpatuloy ako sa pagiging gimikera at ang madalas ko noong kasama ay ang best friend kong si Olive. Isang gabi na nagre-resto bar kami ay may napansin kaming grupo ng mga lalaki na panay ang tingin sa amin. Isa sa kanila ang nakakuha ng atensyon ko dahil sa magandang ngiti niya. Bago natapos ang gabi ng pag-gimmick namin ni Olive, nagkakilala kami ng lalaki na may magandang ngiti. Nalaman ko na Edsel ang pangalan niya at nagkapalitan kami ng cellphone number. Gusto niya pa nga na sana akong ihatid sa bahay pero dahil kasama ko si Olive, ay tinanggihan ko yung offer na hatid ni Edsel. Mas gusto ko rin ang mga oras na yon na si Olive ang kasabay kong umuwi. Hindi ko pa naman kilala ng lubos si Edsel para agad na sumama sa kanya kahit na simpleng hatid lang ang intensyon niya. Kinabukasan din noon ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Edsel. Kinukumusta niya ako at nagkwentuhan kami. Dumaan ang mga araw at dumanas na rin kaming mag-usap sa text. Hanggang sa magkasundo kaming magkita ulit, Papa Dudut. Edsel, upo na ako ah. Sorry, late ako. Okay lang. Medyo kararating ko lang din naman dito. Talaga? Yung text mo kanina parang 40 minutes ago na. Ang sabi mo, nandito ka na sa coffee shop. Lumabas ulit ako kanina. May binili lang ako sandali. Anong binili mo? Eto. Uy, grabe! Ang ganda naman ng sunflower bouquet na to. Nagustuhan mo? Siyempre naman. Sorry kung medyo na-deform na. Nilagay ko kasi dito sa backpack ko. Hindi naman na-deform ah. Ang ganda pa rin oh. Pero mas maganda ka dyan sa mga sunflower na yan. Ewan ko sa'yo. Bakit? Totoo naman yung sinabi ko. Edsel, pwede ba? Tigilan mo nga yung pagtitig mo sa akin. Sorry, hindi ko kasi mapigilan yung sarili ko. Alam mo, dapat hindi mo na ako binilan itong sunflowers. First date natin to, kaya deserve mo yung mga bulaklak na binigay ko. Gusto ko kasi na kahit paano, maging memorable ang first date nating dalawa. Pero thank you ha, kasi pumayag ka na makipag-date sa akin ngayon. Bakit naman ako hindi papayag? Eh, mukha ka namang mabait. Mabait naman talaga ako, pero ayun nga, inisip ko lang na syempre, baka may iba kang gusto na kitain o i-date sa araw na to. Wala akong boyfriend. Sinabi ko na yan nung gabi na nagkakilala tayo, diba? Oo, pero baka kasi may iba nang pumuporma sa'yo. Yung mas gwapo na tapos may kotse pa. Sigurado naman ako na hindi lang ako yung nakipagkilala sa'yo nung gabing yun sa resto bar. Alam mo ikaw, masyado kang insecure. Hindi ah, medyo naninibago lang siguro. Ngayon lang ulit kasi ako nakaramdam ng ganito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ngayon ko lang ulit naramdaman to. Na parang gusto ko na ulit pumasok sa isang seryosong relasyon. Sa ilang araw na magkausap tayo sa tawag at chat, alam ko na gusto na talaga kita. Edsel… Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako nagmamadali. Alam ko na hindi natin dapat na minamadali ang mga bagay-bagay. Dapat na mas kilalanin muna natin ang isa't isa. Kaya handa ako na ipakilala sa iyo ang totoong ako. Kaya sana… Matanggap mo ako kapag mas nakilala mo na ako. Ang lalim naman nun. Ang lalim ba? Sorry, ganito lang talaga ako makipag-usap sa personal. Mukha akong maloko kasi nga, ang lakas ko sa alak. Pansin nyo naman nung magkakasama tayo sa resto bar last time, di ba? Pero seryoso ako kapag seryoso ang topic ng usapan. Ibig sabihin ba niyan seryoso ka sa akin? Oo naman. Kaya nga matagal na kitang kinukulit na makipagkita sa akin eh. Kasi gusto ko na mas magkakilala pa tayong dalawa. Saka yun nga, gusto ko na maramdaman mo na seryoso ako sa'yo. Okay, sige. Tingnan natin kung makita at maramdaman ko nga yung mga sinasabi mo. Tara, order na tayo ng coffee natin.
Papa Dudot, nag-enjoy ako sa unang date namin ni Edsel. Masaya siyang kasama at kausap. Marami rin siyang joke na baon noong araw na yon. Napapatawan niya talaga ako sa simpleng banat na binibitawan niya at napapakilig niya ako sa magandang ngiti niya. Natural kasi na mapula ang mga labi ni Edsel. Tapos maputi pa ang mga ngipin niya. Papasa talaga siyang model para sa isang toothpaste commercial. Papa Dudot, nasundan pa ang pagkikita namin ni Edsel. Ilang beses pa kaming nag-date hanggang sa manligaw na nga siya sa akin. Aaminin ko na attracted talaga ako sa itsura niya kasi bukod sa magandang ngiti niya, gwapo rin ang mukha niya at nakadagdag sa lakas nang dating niya yung katangkaran niya. Kaya naman pagkalipas pa lang ng 2 linggo, sinagot ko na siya. Naging maayos naman ang relasyon namin noong umpisa hanggang sa may mangyari noon na hindi namin inaasahan. Nabuntis ako ni Edsel pagkalipas ng 4 buwan, Papa Dudot. Ang tagal naman ni Edsel. Nasaan na ba yun? Matawagan nga. Hello? Hello, Edsel? Nasaan ka na? Eto, malapit na ako sa park. Kanina mo pa sinasabi na malapit ka na pero hanggang ngayon wala ka pa rin dito. Malapit na nga. Hintayin mo na lang ako dyan. Ano pa nga bang ginagawa ko? Pababa na ako ng jeep. Magmamadali na ako maglakad papunta sa'yo. Sige na, bye. Ay nako. Palagi na lang late yung si Edsel sa mga usapan namin. Dati naman hindi siya nalilate ng ganito tapos ngayon, ako nang palagi naghihintay sa kanya tuwing magkikita kaming dalawa. Uy! Angelica! Salamat dumating din. Sorry ah, late ako. Ano bang bago ron? Hindi naman talaga dapat ako malilate. Na-traffic yung jeep na sinasakyan ko. May banggaan kasi sa intersection 3 kanto mula rito. Palagi na lang yan ang dahilan mo. Yun naman kasi ang totoo. Alam mo, mula nung sagutin kita, palagi ka na lang late sa tuwing may usapan na magkikita tayong dalawa at palagi mo na lang dinadahilan yung banggaan na yan. May banggaan naman talaga kanina. Tsaka anong magagawa ko kung talagang palaging traffic dito sa Pilipinas? May magagawa ka. Pwede mong i-adjust ang oras ng pag-alis mo ng bahay para hindi ka malate sa usapan natin. Palibasa, ang bagal mo na ngang kumilos tapos hindi mo pa iniisip yung mga tao na palagi naghihintay sa'yo. Teka, bakit ba parang ang init ng ulo mo? Wala. Siguro may dalaw ka, no? Ayan na nga ba ang sinasabi ko eh. Kapag bad trip ka o may dalaw ka, palagi mo na lang binubuntun sa akin ang init ng ulo mo. Ay, bakit pala nakipagkita ka sa akin ngayon? May gusto kong sabihin, Edsel. Ano yun? Tungkol na naman ba yan sa mami mo? O sa kaibigan mong si Olive? O baka naman tungkol sa mga subject mo na wala naman akong maintindihan? Sabihin mo na sa akin para… Buntis ako. Anong sinabi mo? Hindi ba malinaw? Magkaharap lang naman tayo pero bakit parang biglang humina ang pandinig mo? Edsel, 2 salita lang yung sinabi ko kanina. Bakit ba kasi hindi mo na lang ulitin kung ano yung sinabi mo? Buntis ako, Edsel. Buntis ako. Okay na? Narinig mo na? Ako ba ang tatay niyan? Ano ba namang klaseng tanong yan? Gusto ko lang marinig mula sa'yo na ako nga ang tatay ng pinagbubuntis mo. Siyempre, oo. Ikaw lang naman ang boyfriend ko. Malay ko ba kung ano? Kung ano? Ha? Kung ano? Malay mo ba kung kani-kaninong lalaki ko nalang binibigay ang sarili ko, ganon? Edsel, ikaw lang ang nag-iisang lalaki na pinagbigyan ko ng sarili ko. Kaya wag mo naman sana akong pag-isipan ng ganyan. Sorry, nagulat lang naman ako sa sinabi mo. Ano bang plano mo? Siyempre, ipapaalam natin to kay mami. Tapos? Magpapakasal tayong dalawa. Ha? Kasal agad? Oo, nasa tamang edad naman na tayo. Pwede na tayong magpakasal. Pero hindi pa ako handa, Angelica. Ayoko pang lumagay sa tahimik. Eh di sana naisip mo yan bago mo ako ginalaw.
Bago mo ako kinulit na laging may mangyari sa ating dalawa tuwing may pagkakataon, sana iniisip mo muna na pwede akong mabuntis bago mo sinabing hindi natin kailangan gumamit ng proteksyon tuwing gagalawin mo ako. Ah, basta. Hindi muna tayo magpapakasal. Pananagutan ko yung anak mo. Anak natin? Ay, pananagutan ko yung anak natin pero hindi muna tayo magpapakasal. Pero paano kung sabihin ng mami ko na gusto niyang makasal tayong dalawa? Hindi pa nga ako handa. Ano bang mahirap intindihin dun? Alam mo, Angelica, sumasakit lang ulo ko sa usapan na to. Ang mabuti pa, mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Edsel? Hoy, Edsel! Saan ka pupunta? Edsel! Papadudot, sa 4 na buwan na relasyon namin ni Edsel, wala siyang ibang pinakita sa akin kung hindi puro kabaitan at pagmamahal. Kaya nga mabilis na lumalim ang nararamdaman kong pagmamahal sa kanya. Hindi naman siya ang first boyfriend ko pero siya ang unang lalaki na pinagbigyan ko ng sarili ko. Unang beses na may nangyari sa amin ni Edsel noong minsan nagtalo kami ng malala ni Mami. Umalis ako ng bahay sa sobrang buwisit ko sa kanya ng mga oras na yon. Tapos ay doon ako natulog sa bahay nila Edsel. Hindi naman ako hinanap ni Mami kasi ang alam niya kay Olive ako palaging tumatakbo at nagpapalipas ng sama ng loob. Pero nang gabi na yon, dahil masama ang loob ko, uminom pa ako ng alak kasama si Edsel. At doon nga may unang nangyari sa aming dalawa. Siyempre pagkatapos noon ay ilang beses pa yon na naulit. Pakiramdam ko kasi sa paraan na yon ay mas na ipaparamdam ko kay Edsel ang pagmamahal ko sa kanya. Tuwing may nangyayari kasi sa aming dalawa, palagi niyang sinasabi ang mga salitang I love you. At yun ang gusto ko na palaging naririnig sa kanya. Mas nararamdaman ko rin na mahal niya ako kapag binibitawan niya ang mga salitang yon. Kaya lang mula nang sabihin ko sa kanya na buntis ako, hindi na siya muli pang nagpakita o nagparamdam sa akin, Papa Dudut. Papa Dudut, nang ma-delay pa lang ang menstruation period ko ay kinabahan na kaagad ako dahil alam ko na ang posibleng dahilan noon. At nang bumili nga ako ng 3 pregnancy test kit, hindi ako nagkamali nang makita kong resulta ng mga yon. Pare-pareho na 2 guhit na pula ang lumabas. Kasama ko pa noon si Olive nang makita ko na positive ang lahat ng resulta ng 3 PT na ginamit ko. Hindi ko na napigilan pa ang mga lumuha. Ang sabi ni Olive, ipaalam ko na raw kaagad kay Edsel para mapagplanuhan namin ang susunod na dapat naming gawin. Kaya lang, Papa Dudut, parang naging mali pa ang ginawa kong yon. Dahil sa nakita kong inis sa mukha ni Edsel, gusto ko ring mainis noon. Kasi hindi lang naman ako ang mag-isang gumawa ng bata na nagsisimulang mabuo noon sa sinapupunan ko. Pero mas nangingibabaw yung kirot na nararamdaman ko dahil sa pinakita sa akin ni Edsel. Kasi ng mga oras na yon, para bang nagsisisi siya na nabuntis niya ako noon, Papa Dudut. Sobrang namroblema talaga ako dahil hindi ko alam kung paano yon sasabihin kay Mami. Mabuti na lang at pagkalipas ng 2 araw, tumawag sa akin si Edsel at sinabi niya na pananagutan niya na talaga ang ipinagbubuntis ko. Kaya pagkatapos naming ipaalam kay Mami at sa mga magulang niya ang tungkol sa pagbubuntis ko, nagpakasal na kami at nagsama sa isang bahay, Papa Dudut. Mami, thank you po sa dala niyong mga pagkain ha. Sakto kasi ubos na yung stock namin ng prutas at gulay dito sa bahay. Hindi pa po ako nakakapag-grocery. Sabi ko naman sa'yo, diba? Mag-text o tumawag ka lang kapag wala na kayong stock ng pagkain dito para maipamili ko na kayo kaagad. Ayoko naman po na palagi na lang kaming umaasa sa inyo. Kasal na kami ni Edsel, kaya dapat kaming 2 na po ang nagtutulungan ngayon. Kahit may asawa ka na at magkaroon ng 1 pang anak, hindi mababago noon na ikaw pa rin ang unika iha ko. At para sa akin, hindi natatapos ang responsibilidad ko bilang mami mo sa oras na bumuo ka ng sarili mong pamilya. Salamat po, Mami. Tsaka
Sorry po. Bakit ka naman nagsusorry? Sorry kasi po. Kasi I failed you. Anak, huwag mo ngang sabihin yan kasi hindi totoo yan. Mami, alam ko naman na failure talaga ako. Kasi lahat ng plano at pangarap niyo para sa akin, hindi ko natupad. Puro problema, sakit ng ulo at kapalpakan lang po ang binigay ko sa inyo. Ako yung tipo ng anak na kahit kailan, hindi pwedeng ipagmalaki ng isang magulang. Hindi totoo yan. Walang totoo sa kahit na anong sinabi mo, anak. Proud ako sa'yo. Mula noon hanggang ngayon. Ano naman pong bagay na ikaka-proud niyo sa akin? Yung bagay na kahit minsan, hindi mo naisip na ipalaglag ang magiging anak niyo ni Edsel. Hindi madaling maging nanay at alam mo yon. Pero pinili mo na ituloy ang pinagbubuntis mo kahit alam mo rin na mahihirapan ka sa bandang huli. At sobrang proud ako sa naging desisyon mong yon, Angelica. Kahit po hindi ko natupad ang pangako ko sa inyo na tatapusin kong pag-aaral ko. Kahit pa mas maaga kang nagpakasal kesa sa akin doon, proud pa rin ako sa iyo, anak. Proud ako kasi ngayon pa lang, nakikita ko ng magiging mabuti kang nanay sa magiging anak mo. Thank you po, Mami. Thank you talaga. Alam mo, kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Tama na nga yan. Nagkakaiyakan na tuloy tayo ng dahil sa thank you mo na yan. Kumusta na ba dito sa apartment nyo ni Edsel? Okay naman po. Pinakikitunguhan ka naman ba ng maayos ng asawa mo? Opo. Maayos po talaga kami ni Edsel dito. Mabait po siya tsaka maasikaso. Kahit siya lang po ang nagtatrabaho para sa mga gastusin namin dito sa bahay, inaasikaso niya pa rin po ako. Hindi niya nga po ako pinaglalaba o pinagluluto. Ang gusto niya lang, lagi ako magpahinga. Siya na raw ang bahala sa mga gawaing bahay. Mabuti naman kung ganun. Dahil hindi madaling magbuntis, lalo na kapag first time mo pa lang. O siya, kailangan ko na rin umalis at baka matraffic pa ako. Basta pag may kailangan ka, tawagan mo lang ako ha, okay? Opa, Mami. Thank you po ulit. Wala yon. Huwag mo na akong ihatid sa labas at medyo malamig na rin, baka sipunin ka pa. Okay po. Aayusin ko na lang po muna dito sa kusina yung mga dinala niyong pasalubong. O sige na, alis na ako. Mag-iingat po kayo. Bye po. Bye. Nasaan na kaya si Edsel? Siguro naman may dala siyang pagkain para sa hapunan namin. Sinabihan ko na siya kaninang umaga na wala na kaming bigas. Teka nga, ilagay ko na nga muna sa maliit na basket tong mga prutas na dala ni Mami. Grabe talaga ang traffic kapag ganitong oras. Nakakainit ng ulo. Oh, nandiyan ka na pala. Nakasalubong mo ba si Mami? Hindi. Galing ba siya dito? Oo, kaya nga tinatanong ko kung nakasalubong mo siya. Kakaalis lang din niya. Hindi ko siya napansin sa labas. May dala ka bang pagkain para sa hapunan? May nakikita ka bang dala ko na pagkain? Wala, diba? Pero sinabi ko na sa'yo kaninang umaga na… Saka diba, galing dito yung Mami mo? Ano, wala man lang siyang dalang pagkain para sa ating dalawa? Merong… Ayun naman pala, bakit sa akin ka pa naghahanap ng pagkain? Ang hirap naman kasi sa'yo, ako na nga ang nagtatrabaho para sa ating dalawa, ako pa yung inaasahan mo na kumilos para sa mga gawaing bahay. Aba naman, Angelica, alam ko na buntis ka, pero kompleto naman yung mga paa at kamay mo, di ba? Hindi ka naman lumpo, hindi ka inutil. Kaya baka naman gusto mong humating sa mga responsibilidad dito sa bahay. Baka lang, kung di nakakaya sa'yo. Sige, ako nang bahalang magluto. May instant noodles naman dito. Maligo ka na muna tapos magpalit ng pambahay para guminhaw ang pakiramdam mo. Pagkatapos mo, ready ng hapunan natin. Mula nang magpakasal at magsama kami sa isang bahay ni Edsel, malaki ang nagbago sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko alam kung nagbago ba siya o sadyang yun lang talaga ang totoong ugali niya. Madalas na mainit ang ulo niya lalo na kapag galing siya sa trabaho.
Pilit ko yung iniintindi kasi alam ko na pagod din siya. Pumasok kasi siyang waiter sa isang restaurant na malapit sa inuupahan naming bahay. At kapag nakauwi na siya ay parang minsan ko lang siya noon na nakitang ngumiti. Hindi na rin siya naglalambing sa akin at madalas na malamig na ang pakikitungo niya. Sa totoo lang ay nami-miss ko noon ang Edsel na nakilala ko. Palagi kong ipinagdarasal na sana ay bumalik yung dating siya at muli ko siyang makasama. Pilit kong tinago at pinagtakpan sa mami ko ang lahat ng nararanasan ko sa piling ni Edsel ng mga panahon na yon. Hindi ko yon sinasabi kay mami kasi ayoko na mag-alala siya sa akin. Nang ipakilala ko kasi si Edsel sa kanya noon bilang boyfriend ko, sinabi niya kaagad sa akin na wala siyang tiwala dito. Kaya nang mabuntis ako ni Edsel, ilang beses niya rin sinabi na hindi siya nagkamali sa naging tingin niya sa asawa ko. Pero sinabi ko naman sa kanya na ang mahalaga, pinanagutan at pinakasalan ako ng asawa ko. At pagkalipas lang ng ilang buwan mula nang makapanganak ako, nagtrabaho na rin ako sa isang pagawaan ng sapatos. Naging regular kaagad ako samantalang si Edsel ay nakailang palit at lipat na ng trabaho sa mga sumunod na taon ng pagsasama namin, Papa Dudut. Grabe, sakit pa rin ang katawan ko. Lalo na tong tagiliran ko. Mukhang kailangan ko na talaga pa-check up to. Oh, bakit nandito ka, Edsel? Hindi ako pumasok sa trabaho. Yun, matatalo ko na rin tong kalaban ko. Nasaan ang anak natin? Pumunta dito yung pinsan ko kanina. Ini-invite tayo sa birthday party ng anak niya. Ang sabi ko, dali na rin niya anak natin sa bahay nila para makapaglaro doon kasama ng mga pinsan niya. Ah, ganun ba? Ah, konti na lang. Matatalo ko na itong kubang na to. Kinuha mo na pala itong mga sampay na damit sa labas? Oo, umulan kasi kanina pero tumigil din agad. Tuyo naman ang mga yan kaya hindi ko na binalik sa sampayan. Sige, tira pa. Konti na lang. Sana man lang piniklop mo na rin bago ka naglaro dyan sa computer mo. Kinuha ko na nga, dami mo pang sinasabi. Dapat pala inayaan ko na lang yan mabasa ng ulan sa labas kanina. Ang sa akin lang, sana inuna mo na muna ang tiklopin to kasi makakapaghintay naman yan. Ayan, talo tuloy. Napakaingay kasi ng bunganga mo eh. May pasok ka rin sa trabaho, di ba? Bakit nandito ka pa? Nag-text ako sa katrabaho ko. Sinabi ko magsisick leave ako ngayon kasi masakit na naman ang buong katawan ko. Lalo na tong tagiliran ko. Ikaw ba? Bakit hindi ka pumasok sa trabaho? Wala na akong trabaho. Ano? Ang sabi ko, wala na akong trabaho. Bakit? Nag-resign na ako. Nababatrip ako sa boss namin eh. Palagi na lang nagpapa-overtime. Tapos hindi naman nababayaran lahat ng overtime namin. Dapat kinausap mo na lang muna. Baka sakaling mabayaran nila yung mga kulang sa sweldo mo. Hindi ka sana nag-resign na agad. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Na bad trip nga ako sa boss namin kaya nag-resign na ako. Ayoko na siyang makatrabaho at mas lalong ayoko na siyang maging boss. Anong plano mo ngayon? Magpapahinga muna ako saglit kahit 3 buwan lang. Saka ako maghanap ng bagong trabaho. 3 buwan? Oo, bakit? Regular ka naman na sa trabaho, di ba? Oo nga, pero Edsel, wag naman 3 buwan. Mahihirapan akong pagkasyahin yung sinusweldo ko sa mga gastusin natin dito sa bahay. Eh bakit parang nanunumbat ka na kaagad? Eh kakaresign ko pa nga lang. Hindi naman sa ganun, kaya lang kasi palagi ka nalang nagre-resign sa mga pinapasukan mong trabaho. Kasi nga, hindi ko gusto yung mga napapasukan ko. Tapos buraot pa mga taong nakakasama ko. Alam nga namang pilitin ko sarili ko kung nahihirapan na talaga akong makisama sa buraot. Eh wala namang madaling trabaho. Kahit ako nahihirapan ako sa pinapasukan ko. Oh, iyayabang mo na naman na ikaw na regular ka kaagad sa trabaho mo. Tapos ako kung di palaging nae-endo, nag-resign naman sa mga pinapasukan ko. Wala akong sinasabing ganyan, Edsel. Wala kang sinasabi, pero alam ko naman na yan ang gusto mong ipamukha sa akin. Kahit kailan hindi ko ginawa yan. Nagtatrabaho ako kasi gusto kong makatulong sa mga gastusin natin. Kasal na tayo, dapat nagtutulungan tayo. Ayun na nga eh. Ikaw ang nagpumilit sa kasal-kasal na yan.
Kaya dapat ikaw ang mas mag-effort sa relasyon na to. Sandali nga. Alam ko naman na pinilit lang talaga kitang pakasalan ako, pero wag mo naman sanang paulit-ulit na ipamukha sa akin yon. Sabi ko naman sa'yo noon, handa akong panagutan ang anak natin. Pero ayoko muna sana magpakasal tayong dalawa. Pero pinilit mo pa rin yung buwisit na kasal na yan. Kaya eto tayo ngayon, parehong naperwiso ang buhay. So yun lang palang tingin mo sa akin ngayon? Perwiso lang sa buhay mo? Ay, bakit? Ikaw rin naman, di ba? Alam ko na napilitan ka lang din na magpakasal tayo. Kasi natatakot ka na baka hindi kita panagutan. Oo! Aaminin ko na napilitan lang din ako na pakasalan ka. Dahil natatakot ako sa sasabihin ni Mami at ng ibang tao. Natakot din ako na baka takasan mong responsibilidad mo sa akin. Pero, Edsel, mula nang makasal tayong dalawa, pinilit ko rin ang sarili ko na maging mabuting asawa sa'yo at maging mabuting nanay sa anak natin. Pinilit kong mahalin ka ng buo. Pero siguro nga tama ka. Noong una pa lang, dapat hindi ko na pinilit na makasal tayong dalawa. Sa totoo lang, Papa Dudut, gusto ko sanang maging full-time housewife noon para mas matutukan ko ang pag-aalaga sa anak namin at pag-aasikaso sa asawa ko. Pero hindi ko magawa kasi maliit lang ang kinikita ni Edsel sa trabaho niya. Kaya kahit na ilang buwan pa lang ang anak namin, napilitan na akong magtrabaho noon para lang hindi kami patuloy na magipit sa mga gastusin sa bahay. Iniiwan ko na lamang noon si baby kay mami bago ako pumasok sa trabaho at dadaan ako bago ako umuwi sa bahay namin ni Edsel. Ganon ang naging simula ng routine namin. Medyo naging maayos naman ang lahat, kaya lang mula nang magkatrabaho ako ay ilang beses namang natatanggal o nag-resign si Edsel sa trabaho niya. Papa Dudut, marami siyang iba't ibang dahilan na ibinibigay kung bakit iniiwan niya ang trabaho niya. Mga mababaw na dahilan na minsan ay hindi ko na maintindihan dahil sumasakit lang ang ulo ko. Hindi kasi madali na ako lang ang nagtatrabaho para sa lahat ng pangangailangan namin sa buhay. Lalo na at habang tumatagal, mas tumataas ang mga gastusin at presyo ng bilihin, pero hindi naman tumataas ang sweldo ko, Papa Dudut. Ilang araw din kaming hindi nagkibuan ni Edsel pagkatapos na naging pagtatalo na yon, Papa Dudut. Minsan kasi parang nakakapagod na rin siyang intindihin. At may mga oras na nararamdaman kong nakakapagod na siyang mahalin. Pero wala akong ibang magawa kung hindi ang magpakumbaba at makipag-ayos sa kanya. Kasal na kasi kaming dalawa at walang mangyayari kung patuloy akong makikipagmatigasan sa kanya at hindi siya kikibuin. Kaya naman sa huli ako ang palaging gumagawa ng paraan para magkaayos kaming mag-asawa. Sa araw-araw na pagharap ko sa mga problema namin ni Edsel sa bahay, nagkaroon ako ng malapit na kaibigan na siyang nagsilbing hingahan ko sa trabaho. Ram ang pangalan niya at siyang madalas kong nakakausap tungkol sa problema naming mag-asawa. Sa kanya ko na ilalabas ang sama ng loob ko sa relasyon namin ng mister ko. Maswerte ako na palagi siyang willing na makinig sa mga rant ko sa buhay. Alam na niya halos lahat ng problema sa relasyon namin ni Edsel. Alam niya na may parte sa sarili ko na nagsisisi kung bakit ko ba pinakasalan ng asawa ko, Papa Dudut. Uy, Angelica! Buti na lang nandito ko pa sa kantin. Pa-share dito sa table mo, ha? Sige lang. Grabe, buti na lang hindi ako pinag-overtime kanina. Gutom na talaga ako, eh. Tambak na naman trabaho natin, no? Minsan nga, naiisip ko na mag-resign. Kaya lang, ang hirap maghanap ng trabaho ngayon. Maayos lang talaga mga requirement ko doon sa ina-applyan ko sa Dubai. Aalis kagad ako rito. Uy, ayos ka lang. Uy, Angelica! Ha? Ano yun? Ano ba yan? Kanina pa ako nagsasalita at nagkukwento dito. Tapos wala naman pala akong kausap. Sorry. May iniisip lang ako. Huhulaan ko. Tungkol na naman yan sa asawa mo, no? Oo, may hindi na naman kasi kami napagkasundoan nung isang araw.
Anong meron na naman kayong hindi na pagkasunduan? Ang sabihin mo, nag-away na naman kayong dalawa. Pinagaganda mo pa. Ay, ganun ang aram. Wala eh. Naging hobby na yata talaga namin yung mag-away sa bahay. Ano naman ang pinag-awayan nyo ngayon? Kung okay lang na itanong ha? Pero maiintindihan ko naman kung hindi mo ikukwento. Kasi nga, buhay niyong mag-asawa yan. Eh, sino ba naman ako para pagkwentuhan mo, di ba? Ayos lang, ano ka ba? Para kang ewan dyan. Kailangan ko rin lang talaga ng kausap. Pero, ayun, nag-resign na naman kasi siya sa trabaho niya. Teka, di ba parang wala pa siyang isang taon doon sa huling napasukan niya? Oo, 5 buwan pa lang siya doon. Ang sabi niya nung una, plano na siyang irregular nung isang boss niya kaya lang, ayun, nag-resign na siya bago pa siya ma-regular. Sayang naman. Bakit nag-resign kagad siya? Hindi niya raw kasi gusto yung pamamalakad nung isang boss niya. Palaging nagpapa-overtime tapos hindi naman daw nababayaran lahat. Ang hirap pa naman ma-regular ngayon sa mga kumpanya. Ay, sinabi mo pa. At kaya rin kami nag-away kasi ang gusto pa niya, 3 buwan muna siyang hindi magtatrabaho. 3 buwan? Kaya niyang hindi magtrabaho ng 3 buwan? Ewan ko ba sa kanya? Yun ang sabi niya kaya hindi ko napigilan ang inis ko. Eh ikaw ba? Okay lang sa'yo na hindi muna siya magtrabaho ng ganong katagal. Ay, may magagawa ba ako kung yun ang gusto niyang gawin sa buhay niya? Angelica, palagi may option. Hindi mo dapat hinahayaan pahirapan ka ng ganyan ng asawa mo. Kung nahihirapan ka na sa pagsasama niyo, bakit di mo pa siya iwanan? Hindi ko pwedeng gawin yun. Bakit nga? Kasi mag-asawa kami. Kasal kami at may anak kami ni Edsel. Kaya hahayaan mo na lang na maging miserable ang buhay mo sa kanya. Hahayaan mo na lang na paulit-ulit ka mahirapan sa kanya. Hahayaan mo na lang na maging pabigat siya sa buhay mo. Ewan ko. Hindi ko na alam, Ram. Angelica, kung natatakot ka na baka wala na ibang magmahal sa'yo kapag iniwan mo si Edsel, isipin mo ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, Ram? Matagal na kitang gusto, Angelica. Alam ko naman na nararamdaman mo yun. Ayoko lang samantalahin yung pagkakataon na nakikita ko nahihirapan ka sa buhay niyo ng asawa mo. Kaya minabuti ko na lang na hindi ko sabihin sa'yo ng diretso yung nararamdaman ko. Basta kapag natauhan ka at napagod ka na kay Edsel, kapag na-realize mo na hindi mo deserve ang isang walang kwentang asawa na agaya niya, nandito lang ako, Angelica. Nandito lang ako para sa'yo at pati na rin sa anak mo. Papadudot, dahil si Ram ang madalas kong kasama noon, siya rin ang madalas kong makakwentuhan tungkol sa mga problema ko. Alam niya ang pinagdadaanan ko sa relasyon namin ng asawa kong si Edsel. Alam niya rin na nagsimula kami sa isang magandang kwento na nauwi sa hindi na maintindihang relasyon. Alam niya rin ang malungkot na kwento ng sarili ko kung paano at bakit nagawa kong hindi matapos ang pag-aaral ko. Pakaramdam ko noon, kilalang kilala na ako ni Ram at naiintindihan niya ako. At dahil siya ang madalas kong napaglalabasan ng sama ng loob, hindi nagtagal ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Papadudot, nagkaroon po kami ng lihim at maling relasyon ni Ram. Alam ko na malaking pagkakasala yon sa Diyos, pero hindi ko na napigilan pa ang sarili ko, masaya kasi ako kapag kasama ko siya. Pakiramdam ko noon ay natagpuan ko kay Ram ang lahat ng naging pagkukulang sa akin ng asawa ko. Sobrang minahal ko talaga siya ng mga panahon na yon. Kaya lang ay nagbunga ang pagkakasala na nagawa ko na yon. Nabuntis ako ni Ram at pagkatapos kong ipaalam yon sa kanya ay hindi ko na siya muli pang nakita. Sobra akong natakot noon. At alam ko na kailangan ko ng isang tao na makakaintindi sa akin at hindi ako huhusgahan. Kaya una kong pinaalam kay Mommy ang naging bunga ng pagkakasalang nagawa ko noon, Papa Dudut. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon, anak? Mas okay na po kaysa kahapon, Mommy. Hindi ka ba nahihilo o nagsusuka? Hindi na po. Mabuti naman. Kasi balak na sana kitang dalhin sa ospital para magpa-check up kung magtuloy-tuloy ang sama ng pakiramdam mo eh. Normal naman po to, diba?
Normal po to para sa isang nagbubuntis. Oo, pero dapat na magpa-check up ka pa rin para alam natin ang kalagayan ng baby mo ngayon. Sa ibang araw na lang po siguro. Kailan mo naman balak sabihin sa asawa mo ang tungkol sa pinagbubuntis mo, anak? Sa totoo lang, hindi ko po alam, Mami. Angelica, kailangang malaman ni Edsel ang tungkol sa batang yan. Alam ko naman po yun. Siguro ano po, humahanap lang ako ng tiyempo. Gusto mo na samahan kita na ipaalam sa kanya ang tungkol sa kalagayan mo? Hindi na po kailangan. Pero paano kung masaktan ka ni Edsel kapag nalaman niya ang totoo? Kilala ko po ang asawa ko. Marami man po kami hindi na pagkakasunduan pagdating sa maraming bagay. Sigurado naman po ako na kahit kailan, hindi niya ako kayang pagbuhatan ng kamay. Hindi niya ako sasaktan, Mami. O sige, ikaw ang bahala. Basta kapag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Opo, Mami. Salamat po ulit. Ibababa ko po muna itong tawag para makapagluto na rin po ako ng hapunan namin ni Edsel. Okay. Mag-iingat ka dyan, anak, ha? Bye! Bye po. Gulay na lang sigurong lulutuin ko para sa ulam namin mamayang hapunan. Sakto kasi marami pang gulay sa ref. Angelica! Nandito ka ba sa bahay? Oo, nandito ako. Ano yung hawak mo? Mga gulay na lulutuin ko para sa hapunan natin. Naku, huwag ka nang magluto. May dala akong pagkain. Lechon manok, saka may binili na rin akong kanin. Tapos bumili rin ako ng paborito mong kaning salad. Diyan sa Korean restaurant na nadaanan ko. Bakit parang ang dami naman ng mga binili mong pagkain? Siyempre, alam ko kasi na kailangan mong kumain ng marami. Anong ibig mong sabihin? Ay, sorry. Nasira ako yata yung surprise mo para sa papalapit na birthday ko sa susunod na linggo. Ha? Nung isang araw kasi, may hinanap akong damit sa cabinet natin. Nagkataon na nakita ko yung dalawang pregnancy test na nakatago ron. Parehong positive ang resulta. Ibig sabihin, masusundan na ang panganay natin, di ba? Ha? Oo. Oo, tama ka. Kaya nga sobrang natuwa talaga ako. Tapos alam mo ba, kinausap pa ako ng manager ko sa pinagtatrabahuan ko ngayon. Kapag naging maayos daw ang attendance at performance ko sa susunod na buwan, ireregular na raw nila ako. Talaga? Magandang balita yan! Oo nga eh. Pakiramdam ko talaga, itong pangalawang anak natin ang magbibigay ng swerte sa buhay natin. Kaya nangako ako sa sarili ko na pagbubutiin ko na ang trabaho ko saka mas lalo kong gagampanan ng maigi lahat ng responsibilidad ko sa pamilya natin. Angelica, sorry sa mga naging kasalanan at pagkukulang ko sa iyo ha. Sorry kung madalas kitang nasisigawan noon at ilang beses pa ako nakapagbitaw ng masasakit na salita sa iyo. Huwag kang mag-alala, mula sa araw na to, pinapangako ko sa iyo, aayusin ko na ang lahat. Mula sa sarili ko hanggang sa pamilya nating apat. Papadudod sa 7 buwan na naging relasyon namin ni Ram, wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro pagmamahalang. Sinasabihan niya ako ng matatamis at malalambing na mga salitang hindi ko naririnig noon sa asawa ko. Pinaramdam niya sa akin na maganda pa rin ako kahit na may anak na ako. Sa tuwing magkasama kami ay hindi niya hinahayaan na maglabas ako ng pera o mag-share sa mga nagastos para sa pagkain at pag-check-in namin sa motel. Ang sabi niya ay gusto niyang maiparamdam sa akin na espesyal ako sa bawat oras na magkasama kaming dalawa. Sa totoo lang, Papa Dudut, dumating ako sa punto na sobrang lumalim ang pagmamahal na nararamdaman ko noon para kay Ram. Dumating ako sa point na handa ko nang iwanan si Edsel para sa kanya. Nangarap na ako noon na isasama ko ang panganay kong anak para sa bagong buhay na bubuuin namin ni Ram. Lahat ng plano at pangarap ko ay sinang-ayunan niya. Kaya akala ko talaga ay tapat siya sa nararamdaman niya sa akin. Pero hindi pala. Dahil hindi niya pinanagutan ang naging anak namin. Bigla na lamang siyang nag-resign sa trabaho at bigla na lamang naglaho.
Pero kasunod ng biglang pag-alis ni Ram sa buhay ko ay ang biglaan namang pagbabago ng asawa kong si Edsel. Tinupad niya ang pangako niya na babawi siya sa akin at sa anak namin. Nagbago talaga siya at naging mabuting asawa. Kaya naman hindi ko na nagawa pang sabihin sa kanya ang katotohanan na nagkaroon ako ng malaking kasalanan sa relasyon namin at hindi siya ang ama ng pangalawang anak ko, ang bunso kong anak na sobra na rin niyang minahal. Papadudot, ilang taon na ang nakalipas pero hanggang sa mga oras na ito, ni minsan ay hindi ko sinubukan na sabihin kay Edsel ang katotohanan. Natatakot ako na baka kapag nalaman niya ay hiwalayan niya ako at masira ang masaya naming pamilya. Noong nakaraang buwan lang din ay nakatanggap ako ng message request sa Facebook mula kay Ram at sinasabi niya na gusto niyang makita ang anak niya. Gusto niyang kilalanin siya nito bilang ama. Kaya naman nahihirapan talaga ako sa sitwasyon ko at kung ano nga ba ang dapat kong gawin sa ngayon. Panahon na ba talaga para malaman ni Edsel ang totoo o mas dapat na itago ko na lamang yon sa kanya? Sana ay matulungan niyo ako sa problema ko. Hanggang dito na lamang po muna ang kwento ng buhay ko. Marami pong salamat sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. At pagpalain pa po ng husto ang lahat ng mga kabarangay at ang Barangay LS 97.1. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Angelica. Kapag nagmahal tayo ng sobra, marami tayong pwedeng magawa na hindi natin akalain na kaya pala nating gawin. Ganon din kapag nasaktan tayo ng isang tao. Makakagawa tayo ng bagay na daan para mabawasan ang sakit na nasa dibdib natin. Wala naman kasing perpektong tao at lahat tayo ay pwedeng magkamali. Kaya nga lang ang pagkakamali na nagawa mo, Angelica, sa iyong asawa ay hindi na magbabago pa. Nagbunga pa ito at nagkaroon kayo ng isang anak. Gasgas na ang kasabihan na walang lihim ang hindi nabubunyag. Kaya mas mabuti pa na malaman ng asawa mong si Edsel mula sa iyo ang buong katotohanan. Dahil pwede na mas masaktan siya kapag sa ibang tao niya pa yon nalaman. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio.